laban sa dalawang medyo nag-invulnerable naman din na Kerry. Ang maganda dito, huwag na natin i-predict kung sino mananalo. Ang wala tanong, na, wala na. Gano'ng katagal? Yun ang gusto gano'ng katagal yung game na to? 30 minutes? Papatagalin ba? Yun ang tanong din. Ako. That's right. This is Roger 1-1. It's Roger very 1-1 strong eh. In early stages compared to the Ling. Pero, ganda, ang ganda ng formula na para sa teams eh. Sila parehas, meron silang wave clear. Kagura, Farsa is there. Meron silang lane stabilizers, Thams, Uranus. Ganun na ganun eh. Tapos meron silang assassin mid na jungle, jungler. Pare sila meron. Ling and Roger. Tapos meron silang marksman sa side lane. Grabe, no? The formula. This is the formula. Formula. And sabi nila, eto na yon sa buwan na ng mga carry. Mga kaibigan, dito sa ating pangatlong laro sa isang best of five series ng Signal Ultra at Execration. Oh my. It's sino bang lamang dito sa early game? Yun ang iniisip ko eh. I think I'm going I definitely feel like yung early game natin is Roger, 'di ba? Roger definitely gonna be advanced. Pero yung 1-1 medyo 50-50 ako doon. Yun ang iniisip ko, kaya bang maglumaban ng early game ng 1-1 possible. Pwedeng gamitin yung stun nung swallow niya nung ano nung first niya, 'di ba? Yeah. I think sobrang potent niya sa laning phase. Especially pag dinalaw lagi. What if it's more about the supports now na pwede natin pag-usapan in the early stages? Oh, oh. How good is this Kagura and Joyd? Feeling ko kasi invade potential na patas. Back siya more of a... Depensa eh, no? Depensa. Pero magaling din siya mag-invade. Tapos meron ding Farsa. So, sino mas magandang combo? You know what? My instincts tell me na ang support duo na mas malakas sa early stages probably is the Farsa Baksha. Para mas marami silang ma-achieve compared naman sa Joyed Kags. But it's all dependent on the execution. This is Joyed ni... I feel this is Joyed of Chakno, right? So, we know this guy. Baka gawin niya yung mala-eso na... Yung panggulo, no? Joyed, di ba? The imposter eso and the imposter Joyed inside the bush. Only reset. Nakamiss nga yun eh. Medyo nawala yun eh, no? Although sobrang effective niya nung lumabas siya nung week 5, week 6. That was phenomenal. Grabe. So, ewan ko bakit ngayon medyo nag-fall off. Ginagamit siya more of the normal way, the offensive Joyed sa lane, no? Ngayon, for the meantime, yung early game pressure though, from Nakagura, yun yung nagiging isip ko medyo maging problema ng XA. Very weak yung early game na pressure na mabibigay niya. Kumpara mo naman sa Farsa na pag level 4 pa lang yan, bomba na. Exactly. Yun yung isip ko. Yun, sino yung lumalamang din sa early game at kaya ba nilang mapa-late game, if ever? Man, sobrang mirror match nito eh. Tas ang cliche nung sasabihin ko, but for me, I guess this is more about execution talaga eh. I mean, let's just say magkamali ka ng ejector, punishment from Baksha Farsa is there. Magkamali ka ng talon bilang Kagura, punishment nandyan din. That's also true with Ling. Ito naman yung punishment. Kung may punishment, may reward naman, man, para sa mga nag-aantay sa post giveaway. Ay, sakto yan, Ayan, reward naman yan para sa inyo. So, redeem na, mga kaibigan. Pag-redeem na po, mga kaibigan, bago kayo maubusan. At yan, you were saying dito talaga is there's a lot of openings din. Yeah. Like, very small room for error para sa mga execution na plano nila. So, yep, game sense and yung pagiging veterano ng exe, tingin ko mapasok dito. Ah. No, yung game sense eh. Dyan sila kilala eh. No, I think I agree. Kasi parang ano to eh, sabihin na nating rookie yung Signal Ultra. Oo. At kahit anong sabihin natin, yung execution, kapag tinapat may experience sila sa mga gantong ka-close na mga matches and even yung drafts ay close, yung way na pagpuso ng execution sa mga laban na nakikita natin, pwedeng umangat nga naman sa Signal Ultra. At for sure, hindi mababayaran ang experience talaga. No matter what you say, experience will give you more advantage, diba, compared to another team. Na yeah. Lalo na pag even yung odds. At ito nga yun, isa sa mga matchup na parang ang hirap kung magbe-bet ka kung sino man nalo, ang hirap eh. Oh, no? Oh. Ang hirap talaga. And knowing that execution has always been known to pull off yung mga nakakaibang plays laban sa iba't ibang team, di ba? Iba't ibang team na nila nagawa to, sa mga best teams. Andiyan na 'yan. I think they have a good chance, obviously. Exactly. Pero pag umabot 'yon sa punto na late game na gusto nila. Kasi parang kahit na pang early game tong XFL ko, late game palag din eh.
Kasi with the Kagura setup and with the 1-1. Kahit ano talaga, min, ano to eh. Quits talaga eh. Quits talaga eh. Pare, ang hirap. Okay. So, let's just say na magkaroon nga ng sabay ang big cast. For example, late game, malaki, equal far ang Claude at 1-1. Mm-hmm. Pwede mo sabihin na pwedeng timingan yung Blazing Duet na mag-crossbow ka. At the same time, yung crossbow, pwede mo rin i-BMI out. Diba? Oo. So, these are really even matchups. Roger versus Ling, nasa bitawan. Magkamali ng talon yung Ling, pwede siya lang siyang ilike and pounce at i-burst down. I think ang perfect nun, sa bitaw nga. Eh, no? sa bitaw nung talaga. Mga skills sa engagement, sa patalinuhan ng engage. Exactly. Magiging labanan dito. Back to the game, mga kaibigan, here on Game 3. I think ang kailangan lang natin gawin dito, panoodin natin yung gold laners natin sa baba din. Yung kailangan nyo abangan din. Man. Unang magka-ult dyan, activate. Magkatapat pa na ako. Uy! Grabe naman yun. Outplayed sa Gino. What have you done? Ito na yun eh, no? Ito na yun eh. Technically, that? Dapat pa-quit sila dun eh. Pero may namatay agad kasi of poor execution. That's, oh man. Tams almost wins all lanes. But you think this is a good hero? Oo. Chakno trying to go for and Okay. So okay. Actually, that's interesting. Tinakot lang ni Chakno. Tinakot lang. Tumingin lang siya magdawag, no? Tinitigan lang. may audience lang. Grabe. Hindi, I guess, ang gusto lang ng execution, alam nila kung nasa yung signal. Yeah. Sa puntong yun. So that's fine. And by the way, October 27 to November 13, mag-login lang kayo sa laro. May chance kayo na manalo ng Teresa Special Skin Hammer Giant. Buksan nyo lang yung mga in-game banners and you'll get that guaranteed within 10 spins. You can send out 1026 log sa MLBB Win a Skin with your account and server ID in the comment section. And then, itadraw natin yan para sa mga lucky winners. Manalo lang Lightborn Granger. Uy, sa Overrider to. Yan. Balita ko, magkakaroon pa ng buff si Granger. Saktong-sakto yun, sakto. Sir. So, comment nyo lang ha. Again, 10-26 login MLBB, win a skin. Tapos, yung account and server ID. I-comment nyo lang yan dyan sa comment section, guys. May mga moderator yata na mag-hunting ng mga comments nyo. Sir Rockard, pag naglagay ka dyan, i-add ka ng mga tropa peeps natin. Ayun nga eh. Kaya feeling ko, cast na lang tayo. Hindi yata tayo pwede sumali dyan eh. Oo, hindi tayo pwede. Madadali tayo. So, again, win conditions. Para sa ating mga teams is malapit nang maabot actually. I think nagkakakitaan na ng execution. Nagsisimula na like, technically hindi dapat mamatay yung Uranus doon. Yeah, pero at the same time, kung lalaban mo yung Uranus Tams, yun yung opening mo eh. Yeah. Wala pang consecration. Consecration yun, di ba? Yes. Yung ultimate niya na pang regen. It makes me wonder kasi parang, in a way, mas maganda. Ano yun eh, parang iwas-iwasan mo yung mga sites. Tas, get out if you're Uranus. Kaya mo talagang, hindi ka mananalo in a way, pero mga pag-creepings ka, maka-XP ka, no? Maka-haras ka rin if you're good with your Ionic Edge. But I guess, pag tinamaan ka nga talaga, no, yung pag nag-retract yung sites, dun ka na. And of course, makatirin yung percent-based or HP-based damage ng isang Tams. That's true. Pero, if you play your cards at as Uranus, can't stay lane against Tams. Magdamagan. Alam ni Ocho G yan. Baka Ocho G yan. Wala kasi siyang execute. Yun yung problema. Exactly. Yeah, so, just kidding. Ocho G yan. Imagine Uranus mo kasi, execute, diba? No? Old school. Old school, man. Pero again, those are the small things. Mga malit, especially sa mga laban na tulad nito na sabi nga natin, quits na quits. Mm. Yung mga maliliit na bagay tulad nun. Mm-hmm. Yung mga magiging difference maker exactly. sa laban exactly. na to. So yung Claude yung 1-1 yun yung pang macro eh. Mm-hmm. 'Di ba? Pang sa late game who can farm better. Malamang yun na yun. Yeah. So pagandahan ng sa baba naman, yung laban naman sa baba nung dalawang marksman, pang last hit. Yeah. Pagalingan mag last hit. Man, it makes it even more interesting at least for me, Rockheart. Seeing itong dalawang teams natin na meron sila ng mirror matchups nga. Kanya-kanyang lamang yan eh. Mm-hmm. Hindi ko masasabi na lamang ang 1-1 laban sa Claude. Hindi din. At kahit itanong mo yung mga pros, isa lang nasasabihin nila, pagaling. Depende sa, sasabihin talaga nila, depende sa sino mauna, sino mahuli, mga ganyan. Kasi parehas may condition. Pero let's just imagine this is a 5v5 fight. Ang lamang ng side
ng execration is meron silang panimula, meron silang ejector, meron silang yin yang overturn. Mm-hmm. Meron din naman yung signal ultra pero yung back siya, hindi siya ganun ka-hard stun. So medyo nasa farsa na rin yung bola dito sa ating naman. But you think about it, kung makontrol, ma-lockdown ng execration ang Ling or yung Claude, mm-hmm, could be really good for the for their team. Actually, that would be so great, especially for the Claude. I think yung Claude talaga na ito yung difference maker. Yung mga magagaling na Claude players, like they can take advantage of those. Yeah. And pag may Claude sa lineup nyo, ang sarap magling. Sa totoo lang, kahit sinong carry sa lineup nyo, ang sarap magling kasi mangyayari either ma-focus nung kalaban ikaw yung Ling, which is hirap na hirap sila, free farm yung carry. O kaya yung carry, yung marksman yung ma-focus, ikaw naman, paikot-ikot ka lang sa mapa. Could be. Diba? That could be. That could actually well be. Ang galing, no? Sarap i-imagine ng mga potential na mangyayari. Dami. But all we can do is watch at this point. 2 minutes into this minutes. Game. First blood para sa Signal Ultra. Naka-recover agad naman ang execution. Lalong-lalo na nakakuha sila ng farm dito sa in-outer turret energy shields. Chojin! Grabe! Oh, naku po yun na. Eh, kaso. Nagalawan ni Benny Gay. Nagalawan. Na-crossbow of tang. Nagalawan ni Benny. Nastakan. Yun nga yung term ng mga players natin. Nastakan. Oh, Hades with the jump! Gets it! Tepes sa blades. Abot ba kayo ito, Max? Yes, he can. Ayan na yung sabi natin. Pag-focus ka sa isa, yung isa naman magwawala. The double core magic, ladies and gentlemen. Yep. So bot lane, yan. Imba DJ is level 4, so threatening na agad yan with the feathered air strike. Kaya din siguro yung Signal Ultra, pinili nilang lumaban. But definitely, napakagandang play mula doon kay Benny Kirby sa may bottom lane. That's very important to take note. Absolutely. I think sure luck yun eh, yung crossbow of tank. Wala kang takas doon. Ang pinakamagawa mo doon, gumistaan siya ng napakalayo. Oh. But other than that, homing yung takas niya. Oh, maximize. Nakita si Benny Cutie. That hurts. That Aegis. Aegis! That's... Wow! Ancient history. Pero seriously, hindi ko napansin yun. Akala ko naku-retry. Hindi ko natignan. Oh my God. What? Okay. Is this for real? Ayan na, feeling ko, bibilis yung laban natin ito, Kuya Wolf eh. We'll walang see. Mga flicker eh, mga purify lang eh. Yun ayan la. Na, the kills are coming in, 1-for-1. Eh, ito the max. Tamatang si na Ultra, ang kapalit yata nung turtle na kinuha nila is pagpupushin na lang nila si Chujin dito sa may bottom lane. At yun ang ating nakita. Yep, that's a lot of gold na napupunta dito sa ating Claude user. Yep. At quits tayo din hanggang ngayon sa gold lane, sa gold dito sa game na to. Oh my God. The game that keeps on giving. Si Hades kaya lang, kailangan nyo mag-ingat ah. I think for Ling, hindi ganun ka-forgivable yung mga early deaths. Agreed. At si net worth of both teams. Ayan na. Okay. Ayan na. Okay. Is Taningoy! Ito Max will be using semi-open umbrella. Nakatakas hindi. Pero hit, may bawi. May bawi nga. Mas maganda pa yata para sa execration. Nakapatay pa rin sila sa kabila naman. Now outplay na naman si Claude. Sa gitna naman, Benzaret's trying to survive it with the ultimate para sa Sagito. Really packs up a punch, pero si Rea, mas maganda yung kanyang punishment doon. This stamps para sa Signal Ultra. Really, giving so much. Pero namatay na naman si Claude kay 1-1 dito sa may bottom lane. Tingnan mo si Benny Cutie. It's real. Grabe. Ayan, ito yung sabi natin. Focus on one. Yung isa, makakapag-farm. Oh my ayan, God. Ayan ang problem. Yan ang power din ng double core setup. Pero dahil doon, we will go on a short replay of Gillette Instant Replay hashtag Shave the Day. Ang ganda ito, Max, trying very hard to escape. Pero again, yung bawi ng execution, iba din. Especially with the help of Chaknu, ang ganda ng ejector niya. Minake sure niya na walang takas, walang exit yung Signal Ultra. Oh, Rea, gonna be in trouble now. Si Benny Cutie, I'm not entirely sure na kung naka-corrosive scythe na siya. But I think with 2 kills... Turtle gonna be there. Mm-hmm. Naalala mo dati ang sagot sa isang Claude nung this was like 2 years ago.
ages. Oo nga eh. Para ma-survive mo. Nakain mo yun. It's back. It's back. Tapos pwede ko pa mag-ano ngayon, may Windtalker. Dati wala pang Windtalker kasi. Yeah, that's right. Diba, that's bagong right. Dagdag lang yung Windtalker with nung mga babies pa kayo. Nung medyo old school ML back pa lang. In my day. Back in my day. Para natin tagal na eh. Pero mga two years naman. Or less than two years ago. Nung nagsimula ang MPL, wala masyadong mga ganyang item. Season 2 pa yung huli ko kita ng ages. Grabe. Oh my God. So right now, again, it's going to be a very, very even game. 1K gold lead para sa execution dito sa game. 6 minutes into the game. Oh, eto Max, mauhuli. Nag-open na lang. Dinawas na lang si DJ. Medyo. Tapos nag-flame shot para may konting mask. Pero dito sa may bottom lane, si Benny Beauty, ayan, kailangan mag-ingat, Fiorea. Yep. Napapadlas yung hulid kay Ito Max ngayon. Medyo off position siya a lot in this game. So maybe may konting miscom lang yung nangyayari. Yeah. Sa execution. And I hopefully maayos nila yun or else this is gonna go out of hand very soon. Buti lang si Hate, medyo solid pa rin dito si Roger on the mid lane with the control. Pero si Chaktong mahuli. Oh, Chaktong nga, may huli. Tempest sa Blades was better to strike. Hindi na nila papahingay. Pero nakapag-shielding pa, napatak mo ba? Nandito si Benny Cutie. Nakakatawa to. Could be there. Gandang ejector play mula kay Chaktong. Chaktong will go down. Benny Cutie, tamang stack lang. Packs the ultimate. Pero wala yata mahabol. Walang mapapatay. So walang reset na mangyayari. Still staying. Nararamdaman ni Benny Cutie ang confidence. Whoa! Pero napapunish yata. Yun lang. Ages! Ages again! To keep himself safe. Hades nagahabol. Benny Cutie. Kumakait lang. Tumatakbo. Ah! Yun na. Sa wakas. 1v3. Pero dahil doon, execration on the mid lane naman, mga kabiktima. For Imba DJ, top lane ang push din. Si Hate, gagawa ng paraan para makuha yung advantage mula sa kalaban. Ang ganda ng play na yun. Because of that play, ang tagal nilang nakipagpatintero. Oh, man. No? Ang tagal masyado nun. Ang daming nagawa ng exes sa ibang parte ng mapa. Oh my God. All of a sudden, execution is leading. Nakakuha sila ng apat na tore. Na-outmaneuver nila and turtles are actually in favor of execution ngayon. Yan ang napapansin din natin. Yep. So, nakakagulat. Pero ito na ang ganapan dito. Around the buffs! Around the buff indeed. Feather's like the dot. Ito, Max. At bibigyan. Makapapatay nga nila. But Hades, nakuha pa niya yung purple buff. It seems like that's not the case. Oh, yun. Nakuha niya double buff. Please, that's safe. Yep. Balik naman si Hades dun sa sarili niyang buff dito sa may left side na mapa. It's pretty unbelievable what's happening here. Literal na back and forth si Tujin. Iniintay pa rin ng Signal Ultra na mag-online. 0-3-1 dito sa Claude na to. Item check ang magandang gawin dito. Yeah, I think you need to look at items. At least sana DHS man lang. Oo. At this point. So, Demon Hunter Sword, the best na siguro. Best case scenario, DHS plus Endless Battle. Pero exactly. Tignan natin yun. Later on, abangan nyo yun mga kaibigan. Sa ngayon, 3K pa rin ang lamang ng Exe. Kaya pa rin lumaban ng 1v1. Walang problema pa sa Uranus natin. Sakit na na. This is the problem you're facing. I don't like Claude laban kay Uranus. Uranus almost always wins there. Totoo. Hades, kailangan niya mag-ingat ha. Nandito says, anyway, ayoko ng Claude laban sa Uranus. Or kung ako yung Uranus, masaya ako na may Claude. Kasi oh, insta-stacks yan. 100%. At kaya kong mag-antikiras lang and you're all okay. So DHS para kay Tujin. Malayo pa sa golden staff. Uranus naka-breastplate. If you can go Oracle up. Ang yaman yung Uranus natin. Daming item. Mamaya na natin pag-usapan yan dahil si Rhea na nga dito binibigyan na nga ni Hit. Joel, mapapatay. Shutdown nga lang sa Tams. Tempest of Blades. Nag-go dito sa may bandang likod. Ben Sanity, mabibigyan yata. Kailangan mag-ingat kay Benny Cutie. Look at Benny Cutie just freely hitting. Easy. Pag naka-free hit tong 1-1 ni Benny Cutie, iba yung nangyayari, no? And Corrosion Sight with the DHS at before 9 minutes. Impressive na din yun. Para sa isang 1-1. Yung sinasabi natin, late game potential ng isang 1-1 ay mataas. No, pero paano na kung early game pa lang mayaman ka na. Mm-hmm. Golden stuff, finally kay Tujin. Dito mo man sabi na lugi na nag-avarice ka. Kasi avarice, gusto mong maka-ahead sa items. Mm-hmm. Pero kung ganito ka kalungkot bilang isang Claude. There's something wrong. There's really something wrong. Pag naka-average ka, tas lamang yung kalaban mo, parang exactly. May mali. Exactly. Ito na tayo sa isang na namang big team fight. Most likely, sa Lord, na naramdaman na ng signal ang mangyayari. Oh no! No! Hades pa rin! Hades pa rin! Nanakaw pa rin at makakataas ba? Getting away with murder and theft? Hindi. Banish na nga siya doon. At least, Signal Ultra makakuha ng Lord. Yep, mabawi pa rin ng Signal Ultra
yung laban dahil doon sa Lord take ni Hades, nagmamalaling ng Lord at sila pa rin ang nakadali. Pero dahil doon, execration, lalaban ng isang, ng kulang ng isa sa kalaban. Tower will not be able to be pushed in the mid lane. Pero yung bot lane naman ang iahabol nitong sa gitno at nito Max. Alam mo, napaisip ako dito with the weakness finder si Benny Cutie, baka mas lamang na ang 1-1 sa matchup against Claude. Kasi meron kang attack speed and movement speed reduction. And I think that's massive. Uh-oh. In a 1v1 fight, diba? Kung Marksman versus Marksman. Yes, kasi yung Blazing Duet, mamaya na yan. Laban muna. Laban muna. Dependent kasi yun sa attack speed. Attack speed, yun. Yung gusto kong sabihin. But execration, dahil nga naman lamang sila, sobrang dali nila i-clear yung Lord sa bottom lane. Sadies, na-try niya mag-knockout. This is good. At least, makakuha sila ng positive thing dito para sa execution. Sorry, lang, first signal, Ultra. Makakachika-chi lang ng buffs tong siya, no? Si Hades, no? Pasimple, eh. Pasimple. Di ba si Claude dapat yun? Yung nang That's right. May item ng Claude theft device sa magic chess, eh. Alam mo yun? Oo. Siya yung dapat nang nanakaw. Exactly. Pero siya yung nananakawan kasi magnanakaw talaga si Claude. Yun naman yung Lord niya. Pero sa gito, 5 versus 1! Makakataas pa rin si Vincenti. Pero tayo mamamatumba dito. Going for the retaliation and execration na dito si Jack nung bandang likuran. Napatay na yung back siya. Abante para sa execration. Sabi na Signal Ultra, back na. Bakit nga naman kasi itatry nyo yung Uranus. Kahit lima kayo. Mahirap yan. No? Wala kasi silang stun. Yun yun. The stun wins games. Stun wins games. Uy, eto si Chak no, nandun sa tinatawag nating smart position. The smart position. Diyan tumatama yung mga tanks. Like Kufra, for example, looking for a jump or Johed na pwede siyang mag-flicker ejector. Item check. Have to be careful about that. I think medyo busog na ang execution carries si Hate at si Benny Cutie. Ang solid pa yung frontline nila, kaya sobrang free hit din itong dalawang carry natin. Oh, there it is! Iba DJ na pwersang gumamit ng Purify. And dahil dyan, makukuha ba nila si Chakno? Medyo makatay yung damage si Chujin dito. Kanina pa umista ka sa punishment! The turnaround from execration! No way! And that's a double para kay Air to Max. Benny Cutie sa bot lane. Kayang-kaya to. Nandito na rin si Sagitno. Walang Sagitno alam sa minions. Lobo. Walang minions. Walang minions. Ha, mag-chill sila. Okay. That pero, double kill. Oh my God. That might iba. Have lost the game para sa Signal Ultra. Tumutulak na sa gitna ang execration si Sagitno. Tamang clear na lang. Nandito nga lang si Hades. Tempest of Blades gagamitin para lang mag-back. Parang hindi yata ganun kaganda yun. Unstoppable na si Roger. Nakakuha pa sila ng isang kill. At sa bottom lane, nandun si Benny Cutie. Butas na ang base ng Signal Ultra. And that is just how you get things done. Galawan mo ng galawan ang kalaban. And eto Max, nagamit niya na maayos yung kagurad sa engagement na yun. Yun yung worthy ng replay talaga. Like, out of nowhere. Ang problema din doon, si Hades kasi nasa top lane din nung X. Nagpo-push. Kaya perfect opportunity, nakuha nila, nakita nila na magandang timing. Dito tayo pumasok. Gumana para sa X. Ganang-gana talaga. Kasi yung punishment kay Tsujin, that's an under-farmed na marksman. Mm-hmm. You have to take note, napansin ko rin kasi, hindi nila respect ng mga marksman yung scaling potential ng mga support mages na dahil nga naman, normally, mag-all-in ka talaga sa damage. So, bigla ka na lang natutunaw ng mga supports. At nakita natin si Eto Max with a wonderful play. Yun yung overturn to turn it around. Literally an overturn. Literally overturn, no? Sa gitno as well, trying to get some vision for Signal Ultra. Si Hades lang ang medyo kinakabahan ng execution. Pero I think papabralan nila sa gitno doon. And they will try to go for the Lord again. Dalawang core ang naka-double buff para sa execution. And that's already testament kung gano'n sila kalakas. Drive-by. Hades, ginapon lang ba? Whoa! Unstoppable force! Jack! Wala kay Jack! Mamba! Greya on the middle. Pero nabububos na rin yung buhay niya dito. Counter Inferno slowly running out. Hate nag-abol sa likuran. Galit na si Hate. Kagura mapapatumba. Pero si Chujin mapapunish pa. Kahit mahapol may Tori doon. And that's 3 down. On the side of Signal Ultra, si Bensanity kay nalangan na tumakbo. Pero may double kill. Imba DJ. Farsa, Imba DJ. Imba mentality. Laban kay Chuck Mamba. Pero sabi ni Hate, eto na talaga yung tatapos. Chakto, i-delay mo lang yan. Huwag mong pauwiin kasi tayo na bala. Walang nag-wave clear. Walang nag-clear sa base. Execution. Chakto still alive. Chakto still on the way. Injector! Ay, alert! Bamba! My God! No it is over! The magician! Oh my God!